Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga tips kung paano makapasa sa medical. So ilan lang to sa medyo alam ko, hindi naman ako pro about dyan. Pero at least meron akong maambag or masabi or mabigay na tips. Ayan. So may nagtanong sa akin and sinagot ko na din dyan. Pero sabihin din natin sa iba para alam nila. Kung mag-medical ka kinabukasan, ngayon pa lang is uminom ka na ng madaming tubig. So, ganyan ako. Kaya clear yung medical ko. Last time na nag-medical ako doon sa isa is UTI chuchu. So, ang ginawa ko ngayon is puro ako inom ng tubig kasi yung kapatid ko may UTI siya. And nag-maintenance pa siya ng gamot. Yun naman kasi totoo talaga na may ano siya. Kasi yung panty ng kapatid ko nag-aasin-asin na. Hindi kasi siya mahilig uminom ng tubig. So parang nag-aasin-asin na yung ano niya, yung panty niya. Feeling ko may ano na talaga. Kasi hindi siya umiinom ng tubig. So kaya pinamaintenance pa siya. Ang dami pang gamot na nagastos. Ang hirap-hirap na nga ng buhay namin dati. Kasi nga ako lang yung nagtatrabaho sa Manila and sa akin siya umaasa kasi nung time na yon galing siya probinsya, may anak, iniwanan ng asawang siman. Ayan, kaya ano pa lang, isang taon pa lang yung anak niya and ginagatas. Kaya ako talaga yung nagtulong-tulong and ako yung nagbibigay sa kanya ng pera and malaman-laman ko, ayan na naman, merong bibilhin na gamot para sa rashes niya kasi allergy siya sa manok. So parang babalat manok yung ano niya, yung katawan niya. And then malaman-laman ko may UTI, yung ganyan, pinabalik. Sabi ko sa kanya, alam mo na nga ang hirap-hirap na ng buhay natin. Alam mo nang may ganyan ka ng ano, kasi nga umaasin-asin na yung ano mo, panty mo, paghinubad mo. Hindi ka pa uminom ng maraming tubig bago ka nag-medical. So kailangan guys, bago ka mag-medical, ganyan ginawa ko. Halimbawa bukas alas 8 ng umaga yung medical mo. Ngayon pa lang, gabi 8, 9, 10, inom ka na ng inom ng ihi. And 'di ba pagising mo kayo na bukasan alas 6 ka gumising and then iihi ka, dilaw talaga 'yan. Palitan mo siya, damihan mo ng madaming tubig and then ang iihi mo nun is malabnaw na. So ihi ka ng ihi talaga para ano ma-clear yung ano mo, yung ihi mo. And then next is yung iba tips nila is umiinom sila ng gatas fresh milk. So marami akong nakita sa medical na umiinom nga sila ng fresh milk. Ako, yung tiyan ko kasi kapag matagal akong hindi na umiinom ng fresh milk and iinom ako uli, basa talaga yan. Masakit yung tiyan ko na CR talaga ako. Ilang beses ako pabalik-balik niyan. Kaya hindi ako umiinom ng fresh milk. Yung iba is pineapple, yung iniinom para ma-cleanse. And then yung iba na nagda-drugs, ayun din yung ginagawa nila para ma-clear, pineapple yung iniinom nila. Hindi ko lang alam kung totoo, pero sabi nila nakakaano daw yun, hindi na de-detect ng ano daw yung yun nga yung drugs nila ganyan. So next is may nagtanong diyan about scoliosis. Medyo tagilid tayo dyan kasi nakikita kasi yan sa x-ray yung mga buto-buto natin. E yan talaga yung nakafocus tsaka sa lungs. Pero buto talaga yung tinitignan, diba? So baka ano talaga, bago ka mag-apply, magpa-medical ka muna or pumunta ka sa doktor, yung mga public, and tanungin mo kapag ano, kung pwede ka ba talagang magkapagtrabaho kapag may ganyan kang ano, sakit or ganyan kang defect. Kasi hindi naman ako pro about dyan. Kaya kahit tanungin nyo ako, based on my experience lang yung masasabi ko. Kaya wala din akong masagot na tama. So hindi ko rin mabibigay kung ano. Kasi ako, meron nga akong bukol sa diede. Malaki dati sa natanggal. Merong maliit. Ganto, napakaliit. Ayan, so mayroong basher dyan na nagsabi na ano daw, yung medical ko daw is pike-pike daw yung pinagmedicalan ko kasi nga daw bakit daw hindi napansin yung bukol ko. Yung bukol ko is hindi mo talaga malaman-laman kasi parang hormonal lang siya. Lumalaki lang siya kapag re-reglahin ako and pagka mawala na yung regla ko, bumabalik siya sa sobrang liit na hindi mo na halos makapa. So ayun yung ano ko, yung bukol ko. Pero ngayon sumasakit siya. Hindi, matagal ko na ding hindi na check kasi minsan naiinis ako yung bata kasi nasa bata, alam mo yung papakandong siya sa akin and then yung paa niya gumaganon-ganon sa daddy ko. Nainis talaga ako dyan
ayun talaga. Tapos nung nakaraan, meron akong regla, tapos na nasagi niya, in masakit, nainis talaga ako. Ayan, so protektahan niyo parate yung dede niyo, kasi pag may cancer na kayo, wala na talagang choice, mamatay ka talaga. So breast cancer, stage 1, stage 2, kaya pa, stage 3, stage 4. Ayan, ikemo ka na, tanggalin na yung dede mo. Grabe, na-trauma ako nung pagpunta ko sa doktor doon sa breast care. Ayan, sa breast care, puro wala na silang dede. Tapyas na talaga. And merong iba na yung utong tinanggal. So, kawawa talaga. And then, meron ngang tomboy eh, na yung kakatanggal lang yung dede, kakatanggal lang nung bukol, pinaoperahan, may tumubo na naman ulit na bago. So, lahi nila. Ang ginawa niya, pinatapyas na talaga yung dede niya para hindi na talaga tumubo. So, maraming ganun. Kaya, careful talaga kayo sa dede nyo. Yun talaga yung protektahan nyo. Anuhin nyo na lahat, wag lang talaga yung dede. Napaka-sensitive niya. And, nakakatakot siya. Yung isang babae, is naligo lang siya ng pool. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pero yung utong niya, naglalabas na ng nana. Hindi ko alam, baka meron na yung ano sa loob. Meron ng may malala na sakit na doon. And naging ano lang, naging na-trigger lang siya siguro sa tubig, sa chlorine sa pool. Hindi ko lang alam. Pero nagnanana na, bata pa siya. Ano lang siya, 24 ako nagpa-opera. So, ibig sabihin mga 22 lang siya noon. Ayan, and then next is, yung ano talaga, yung dede is napaka ano talaga yan, sensitive, and kailangan nyo talagang ingatan kasi wala na, nakakatakot siya. And meron ngang isang babae, kasi mahilig ako dati mag ano ng bracelet, magawa-gawa yung mga bracelet ko, so mga ganto-ganto. Ayan, nakaubos ako ng mga 30,000 sa ganto-ganto lang, in-order ko online galing pang China. So gumawa ako ng 5 neto, and nung time na yun is pumunta ako ng hospital para magpa-check uli ng ano ko, ng dede ko. And marami ako nakikita doon na nakalbo na, namutla na, hindi na maintindihan yung mukha. So binigyan ko yung 5 ng ganto. Inabot ko lang, tapos umalis agad ako. So ayun naman, may ano yun, parang healing, ganun. Parang pampakalma yung iba. So yun, binigay ko. Ayan, next, kung ano yung mga tips para sa medical, matulog ng maaga para ano, alam mo yun, yung hindi ka, yung dugo mo, okay siya, lahat-lahat. Kasi yung tulog, malaking bagay yan sa atin, sa trabaho, sa lahat-lahat. So, tulog talaga kayo. Pilitin yung makatulog ng maaga. And also, huwag kayong uminom ng kape. Ayan. So, huwag muna kayong kumain or uminom ng kape bago mag-medical. Kasi nadedetect. Yun kasi kanya, kape yung ininom niya. Nakita sa x-ray, sabi na, ay sa ano, sa ihi. So sabi sa kanya, merong UTI, ganun-ganun. And ayun, pinabalik siya. And next is yung mental health nyo. Kailangan yan, kasi may a-answeran kayo doon. And dapat yung health nyo is about dyan, is napaka ano, tawag nito, presence of mind. Dapat hindi lang kayo answer ng answer doon, kasi chine-check yan nila, yung parang may scanner sila dyan ng pan-check. And kapag parang marami kang mali dyan, kasi may sinabi dyan na parang, alam mo yun, yung parang baliw, kapag sinagot mo ng oo yan, ibig sabihin baliw ka, parang ganun, kasi napaka ano ng question. Ayan, so kailangan talaga. And yung isang babae na Bisaya, hindi masyado sigurong magaling yun, domestic helper siya sa ano, sa Middle East. So hindi niya masyadong binasa. Ang nangyari is pinabalik siya, kasi ang dami niyang pinag-ansiran doon na ang equals is may sakit siya sa pag-iisip. Ayan, next is dugo. So dugo naman, wala namang problema yan. Nakakatakot lang. Takot talaga ako kuhanan ng dugo. Kaya, and then yung ugat ko is tago, yung nasa loob. So, ilang tusok pa talaga yan, kaya hindi talaga ako tumitingin. Tapos inaano ako ng doktor, yung nililibang niya ako, kinakausap niya ako sabang tinutusukan. Pero pagdating dito sa Hong Kong, guys, yung ano nila, yung karayom nila, hindi mo maramdaman na tinusok ka na, napakaliit. And wala talaga. Sa Pinas, masakit yung tusok nila. Sa Hong Kong, wala kang maramdaman. And the next is, sa tae naman, ano lang yan, magdala ka lang, mula bahay, anuhin mo yan. So, ganun lang yung sa tae, sa dumi. And then, sa mata,
ayun talaga may ipapabasa sa'yo. So kung ako sa inyo na meron na kayong salamin or may grado na kayo, magpasalamin kayo sa labas kasi sa loob parang 1.5 ata yung grado nila na binibigay kasama glasses. Nabudol ako niyan dati 700 lang nung bagong apply ako 20 years old. Pero ngayon is 1.5 na siya. And then sa ngipin, importante yan. Pag sinabi sa inyo na kailangan mo magpapasta kasi may sira yung ngipin mo, binibilang niya nila. And sabi nila, magpapasta ka na ngayon para ma-clear na tong medical mo. Sabi mo, ma'am, wala pa akong pera. Ganunin mo na lang para hindi ka magpapasta. Sinabi sa akin niya na pastahan mo na tong ngipin mo. Ayan, sinira nila. Ha? So, sabi, pastahan mo na yung ngipin mo, may sira na. Nagpapasta ako para daw ma-clear na, hindi na ako babalik doon sa ano, sa medical area. Kasi ayoko nang bumalik. Nagpapasta ako, binutas. Tapos, natanggal din yung pasta kasi parang pinatong lang ganun. Kaya, huwag kayong magpapasta doon sa medical kasi wala, walang quality yung gawa nila doon. Parang yung puti na parang mais na lugas, ilagay doon sa butas ng ngipin mo and then lagyan lang, initin nila ng konti. Wala na. Wala. Matanggal. Pag uwi mo, kainan mo ng kahit fried chicken, natanggal. Ayan. So, wala. Sinira lang nila yung ngipin ko, nakakainis lang. And the next is mata and then ngipin, and then x-ray. Sa x-ray, kailangan huwag masyadong huminga ng sobrang lalim. Yung ganun, huwag ganun. Kasi marami yung makikita yung mga scar dyan. Kaya kailangan pag sinabi, hingang malalim, taas ang balikat. Hinga malalim. Sabay mo lang ganun. Para hindi nila maramdaman na hindi mo masyadong hininga. So ganun yung ginawa ko. Kasi wala naman. Yung kaibigan ko may hapo, may ganyan siya. Kaya hindi... Yan din yung reason kaya siya nakapag-break ng kontra kasi nung taglamig and hindi siya nagja-jacket kasi mapapawisan daw yung likod niya and hindi siya naglalagay ng ano, ng towel. So ngayon, sabi ng amo niya, linis ng kotse sa labas. Ayaw niya nga kasi malamig. Sabi sa, ng amo niya, mag-jacket ka. Ayaw niya mag-jacket kasi nga daw may hapo siya. So ngayon, terminate siya. Sabi ng amo niya, you know what? I don't like you. Sabi niya, can you please sign this blank paper and then maybe after one month and then you go home to the Philippines. Sabi ganun sa kanya. So, wag na wag kayong pipirma kapag blank na papel pinapirmahan sa kanya, sa inyo. Ayan. And the next is, yun nga, ginawa niya, yun yung technique na yun, yung iangat lang konti yung balikat pero hindi hihinga ng malalim. So nakapasa siya. Yung kaibigan niya or kasama niya, papangpinsan niya ata yun na nag-apply na confident na malakas, healthy, eh di pag sinabing hingang malalim talaga. So ayun, nakita, may scar. Hindi na naka-apply sa company na agency namin. Sa wala na siya ngayon. Nandun siya sa Pilipinas. Naiwan siya. Hindi siya nakapag-Hong Kong. Pero nakapasa na yun sana siya sa interview. Ayun lang ano. Yun nga, sa medical bumagsak. Kasi pag isang beses ka bumagsak sa medical, sa agency na yan, hindi ka na makakabalik. Hindi ka na mag-fit to work para sa kanila. Ayan. And then, yun lang naman yung kailangan. Physical health. So, ayun, pahuhubarin ka, patutuwarin ka. Kaya yung may mga almoranas dyan, ewan ko kung paano nyo remedyuhan yan. Bakit kayo nagka... yung iba nagka-almoranas daw dahil sa pag-anak. So, hindi ko alam. Pero pinapatuwad kasi and pinapabuka yung ano mo, yung pisngi ng pitan mo. So, makikita talaga kung may almoranas ka dyan. Kaya, hindi ko alam kung anong gamot dyan, pero gamutin nyo muna bago kayo magpa-medical. Ayan. And then, hinihipo nila yan lahat. Yung katawan mo, kailan ka nagka-regla. Masakit yung dede ko ngayon. Parating yung regla ko. And then, yun yung last. And then, anuhin kung buntis ka, yun, kasama yun siya. Kaya guys, sa nagsasabi na yung, sa ano ngayon, hindi na humihingi ng ano, ng ihi masyado. Sa dugo, kapag nag-pregnancy test, wala ng ihi, sa dugo sila nagbe-base kasi nakakalusot minsan sa ihi. Nakakapunta ng Hong Kong, tapos buntis pala. Kaya ginagawa sa dugo nila, mas mabilis daw makita yung result sa dugo kaysa sa ihi. Ayan. So, ayun lang guys, yun lang yung alam ko na idea for now about paano ma-fit to medical. Matulog ng maaga, uminom ng madaming tubig, bawal muna sa junk foods, bawal sa mga, alam mo yun, yung mga barbecue na mga alam mong madumi, hindi ka muna kumain. So, hindi ako kumain yan kahit nagkikrave ako ng isaw na inasal. Hindi talaga ako kumain, pero gustong gusto ko.
inano ko muna, mga isang linggo muna akong nag-healthy living bago ako nagpa-medical. Ayan, so awa ng Diyos naman, isang try lang ako ng medical and natapos na ako. Pero sa dati kong in-applyan sa Jedigal, yung medical nila ay sobrang busisi and sobrang lala talaga. Dalawang araw, pabalik-balikin ka pa, lalo kapag yung lalaki na nasa X-ray maniacal, busy talaga yun, nakakainis na gastusan ako dun. Kasi nung pinapunta niya ako dun and then in-X-ray niya ako, ewan ko, kinuha niya yung number ko. Kasi sabi niya, may kakilala daw siya na doktor, tutulungan daw ako. So, ayun, edi binigay ko. Tapos, nag-aaya na makipagkita doon sa SM Manila. Nakakainis. So, inano niya ako, finailed niya ako sa unang X-ray namin. Kasi pag pasok ko doon, syempre, ayaw ko na maano na, ang haba na nitong video ko, ayaw ko na ma-fail, kaya naging mabait ako, approachable. Sa kanya pala, iba yun, iba yung gusto niya. So, pagdating doon, inano niya ako, dinagsak niya ako para bumalik uli ako. Nung bumalik ako, hiningan niya na ako ng number, i-text niya daw ako kapag naging okay na daw yung X-ray ko. Pero nagbayad uli ako ng another 250. Kaya kayo, kapag nag-apply kayo and may ano kayo, maging serious kayo, huwag kayong maging friendly na sobrang lala talaga sa kanila, kasi binibigyan nila ng motibo and at the end, i-fail ka nila para bumalik doon and magagastusan ka para lang makita sila uli and gusto nila palang makipag-tsuktsakan ganun. So ayun lang guys, thank you for watching, bye bye, love you all.